Luis Sabius, Paul Kalasan. Sa pumagiyayang mapagbalang hapon sa ating lahat. So ating pumbasahin ang mabuting balita ng Panginoon. Buksan po natin ating mga dalang Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas sa Luke chapter 18 mula po sa verse 18 hanggang sa verse 30. So ating po muna babasahin sa video balita. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother. All this I have kept since I was a boy," he said. When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When he heard this, he became very sad, because he was very wealthy. Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Those who heard this asked, "Who then can be saved?" Jesus replied, "What is impossible with man is possible with God." Peter said to him, "We have left all we have to follow you." "Truly I tell you," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life." May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. At igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata." Pagkaraning ito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipabahagi ang pinagbilhan sa matukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang lalaki ng marinig iyon sapagkat siya ay napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, "Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga taong nakarinig nito, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" "Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos," tugon ni Jesus. Sinabi naman ni Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahon ito. At sa panahon darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan." Amen. Mga minamahal kong kapatid, magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan muli natin si Lord. Ngayon, the best na mabuti. At palakpak, hindi na sasalamat sa ating Panginoon. Yung palakpak ng mga answered prayer. Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. Para
Sabi niya katabi mo, sabi mo sa kanya, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kaya naman. Kaya naman. Huwag ka nang sumimako. Amen mo ba? Amen. Okay. Sabi ko, mamawag ko na kayo sa presensya ng ating pamilya. Bago tayo magsimula, no, nais ko muna batiin ang ating mga kapatid na nanonood sa ating po FB Live. Sana yung broadcast po na ito, no, magpagpalang araw po sa inyo. Wala po dito sa account chapter. Ayan. So, ibihag po ng mga kapatira natin, kami po ipumabati sa inyo na magpagpalang araw. At nawa, nasan man po kayong dako ng daigdig, kayo po'y patuloy na i-bless at gabayan ang ating po Panginoon. Ganyan din, sa akin na rin po, na nagpapasapaw na naman, kasi talagang pinatukulang na mag-message po yan, message na ibatiin mo kami na makikinig kami. Ayan. So, binabati ko po kayo. Ayan. At sa bawat isa po sa atin, ano, maraming salamat sa ating pong Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling nagkakatipon. Ano po? Ako po'y nagtitiwala na tayo po'y patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoon. And it is not about the blessing ano po, na ating natatanggap, but because of our commitment. It is because of our love for God kung bakit patuloy tayong naglilingkod sa Kanya. At bakit patuloy tayong nakikinig sa Kanya. Ano po, dahil alam naman natin na kung wala tayo sa ating Panginoon, kung malayo tayo sa ating Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Ano po? So, this afternoon, my dear brothers and sisters, yeah. Ayaw, may patuloy. So, this afternoon, ito po ating binasa, no? It is about the rich young man. Sabi nga ng ating Panginoon, napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Ano po? Mas madali bang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayo? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang yumaman? Ano kaya ang sagot niya? Amen! Amen! Gusto natin yumaman. Ano po? So siguro iisipin natin, Brad, baka pag yumaman ako, mahirapan din ako makapasok sa langit. Ano sa kaharian ng langit. Pero kung ating pumu-obserbahan, sa binasa po natin, ang tinutukoy po ng ating Panginoon na kayamanan na dapat nating marabihin at palaguin ay yung kayamanan sa langit. Yung kayamanan hindi kinakain ng tama at kalawag. Yung kayamanan hindi nauubos. Sabi nga ni Brother Mike, yung kayamanan hindi pinaghirapan. Yung kayamanan ipinagkakaloob sa atin ng ating po Panginoon. Ano po? So, ang tinutukoy po ng ating Panginoon dito, no, bakit sabi nga niya, napakahirap makapasok ng mayayaman. Ay dahil karamihan sa mga mayayaman na yun, mahal nila masyado yung kanilang mayaman. Mahal nila yung kanilang pera more than they love God. Yes, they are offering to the temple, pero bahagi lang yun ang kanilang kinikita. Yes. Yes, they are offering something, pero ito'y tanda ng kanilang takot lamang. Ito'y tanda ng just to comply na kailangan ko mag-offer o mag-alay sa templo. Pero ang pagmamahal sa ating pong Panginoon, mga kapatid, ang magtuturo po sa atin at magtutulak sa atin na mag-alay sa Kanya ng pinakamainam at karapat-dapat. So nalungkot itong binatang mayaman na lumapit sa ating pong Panginoon kasi nga, napakayaman niya. Hindi niya kayang ilando yung kanyang kayamanan. And so, ang nais kong pagnilayan sa hapon po na ito, no, ay yung sinasabi po sa verse 29. Ano, so sabi sa verse 29 ng ating pong binasa, so sabi sa verse 29 at sa verse 30, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahon ito, at sa panahon darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Pati itong mga bagay na nabanggit ng ating pong Panginoon, sabi nga niya, tandaan ninyo, kapag nagawa niyo iwan ang mga bagay na ito, ano po, nag-enumerate ang ating pong Panginoon, which is, ito yung mga bagay, ito yung mga tao na talagang mahahalaga sa ating puso at mahahalaga sa ating mga buhay. And we consider these things as our treasure. Sino po dito may pamilya, taas ang kamay? Lahat tayo may pamilya. And we consider our family as one of our greatest treasure. Tama po ba? Tama po ba? Pero sa kabila nun, ano po, nakakatuwa din ang mga OFW. Dahil sa kabila nun, alam natin mahalaga sa atin ang pamilya, pero nagawa natin isang sakripisyo. Yung panahon na kasama natin sila para ma-provide yung kanilang mga pangangailangan. Siguro hindi man just for the sake sa kaharian ng Diyos, solely. Pero yung act ng sakripisyo lang na ating ginagawa, ito ang nais na mangyari ng ating Panginoon
sa ating pamumuhay. Nabagawa tayo magsakripisyo para sa paglilingkod sa ating kapwa, sa pagmamahal sa ating kapwa. Dahil sa ating paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa, ang pinaglilingkuran natin at minamahal natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Ako po'y naniniwala na kayo'y narinito dahil pinili nyo na pagharian kayo ng Diyos. Pinili ng bawat isa sa atin na sundin ang kalooban ng ating Panginoon at we chose ano po, na tayo ay pagpalain din ng ating pong Panginoon. And all of us are asking many things mula sa ating Panginoon. Sa ating pong pananalangin, ano po, yung iba sa atin, napakahaba talaga manalangin. As much as possible, in-specify ko ating mga gustong ipanalangin at hingin sa ating pong Panginoon. Ano po? Pero, hiniliit sa ating kaalaman na minsan, parang hindi dumarating yung ating mga hinili. Minsan parang ang tagal na, Lord, bakit parang hindi dumadating itong manalangin mo? Why am I being so confused, Lord, kung ito ba ikalooban mo o hindi? Sabi nga ng Panginoon sa verse 30, ano? Verse 30, tatanggap siya ng higit pa sa panahon ito. Ibig sabihin, higit sa panahon ito, mayroong nag-aabak sa atin, naghihintay sa atin na treasure at mga pagpapala. Amen po ba? Higit pa sa panahon ito at sa panahon darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Tatandaan po natin, iiwanan natin ang mundo ito. Iiwanan natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng tao sa mundo po ito. At sa kabilang buhay, ito po yung greatest treasure na maaari natin tanggapin. Ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesus.